Roy, nung una tayong nag-uusap, nung kamamatay pa lamang nung kapatid mo, medyo malinaw sa inyo at talagang nandun yung kumpiyansa, no? Na malinaw na yung tahak, yung direksyon nung kaso. One year after that, paano mo mailalarawan kung paano, naging mabilis ba, bumabagal na ba ang takbo ng hustisya para sa pagkamatay po ng inyong kapatid? As expected, bumabagal siya, no, Carmina, dahil maraming mga elemento na pumapasok na kagaya ng mga lawyers, hindi dumadating. Yung mga lawyers nila, no, hindi sumisipot sa hearing. But nevertheless, naniniwala pa rin naman kami na sa lalo't madaling panahon ay si Bantag ay magpapakita na. But ito, lahat ng ito ay matutupad lang kung ang pangulo ay magpupursige na siya ang manguna at tatawag dito sa mga otoridad na hulihin na itong si Bantag. Ito nga, ang DOJ recently has commented na na-interview si Bantag ng tatlong vloggers. Ano? Nakakapagtaka na yung mga vloggers nakikita siya samantalang yung mga otoridad ay hindi siya makita. Yun lang yung sa amin. Napanood mo ba yung interview na yon, or you refuse to acknowledge its existence? I refuse to acknowledge its existence dahil kapag binigyan ko pa ng pansin yan, eh, mabubuisit lang kaming pamilya. No? Pabayaan mo na siyang magsalita na magsalita dyan sa mga vloggers at sama-sama silang magkaroon ng kaso. Sapagkat yan ay paglabag sa ating batas na yung isang pugante ay nai-interview at nagpapakita sa YouTube at Facebook. Mm-mm. Ano ang naging epekto noon? Paanong dating sa inyo ng mga interviews na yon? Because we know that there is a standing warrant of arrest. Yeah. Pero nakuha pa niyang magkaroon ng platform, mabigyan ng platform sa pamamagitan nitong mga so-called content creators, Roy. Hindi pa rin na kami makapaniwala, no, sapagkat yun nga ay illegal, ano. Yung mga content creators should be very careful sa pakikipag-usap sa mga taong lalo na yung mga wanted na sa ating batas, ano. Kaya naniniwala tayo na yung huli man daw at magaling yung i-file ni Boeing ay mauhuli rin ito. Sa tingin ko, mauhuli rin ito. Pero just the same, kagaya nung sinabi ko, the president should steer the case para naman magkaroon ng kapanatagan itong pamilya na mabasa. Why are you looking to the president for the resolution of the case? Go ahead. Kasi siya yung tinitignan ng lahat na pwedeng manguna dito. Alam mo, si Boeing Remulla, hindi ko naman sa minamalita, no, ay busy na rin sa ibang mga issues kagaya ni Tevez. Natatabunan itong kay Capersi at mukhang walang umaattend ng mga otoridad, ano. Yun yung pagpa-file sa mga yung mga vloggers, ano. Inabot sila ng 2 linggo bago magsalita tungkol dun sa mga vloggers na yan. Iiwanan ko na sa mga otoridad dyan. I don't want to commit more sins na baka magkamali ako dito, eh. Correct me if I'm wrong, Roy, pero parang napakalakas ng pagtitimpi na nanggagaling sa iyo ngayon na hindi mo talaga hinahayaang isa publiko kung anong ang saloobin mo. Totoo 'yun, kaya binibigyan ko na lang ng pagkakataon muna itong ating gobyerno, no, si Pangulong Marcos, na tukdin yung kanilang tungkulin. Kami maghihantay lamang. But meron ding hangganan ito sapagkat ang tao kapag napupuno nga ay kakalusin na rin natin yan. But just the same, we will face the music right now. In recent days, Roy, and I'm sure as a journalist yourself, you've seen this happening, especially in social media, how money is being used to spread lies
to poison the minds of many. Hindi nalalayo yung nangyari sa interview kay Bantag, no, nitong mga so-called content creators na ito. Ano sa tingin mo ang responsibilidad nila? Ano ang masasabi mo dito sa nangyari na nakuha pa nilang ma-interview itong si Bantag? Well, obviously, walang alam itong mga content creators, ano, yung mga vloggers. Kasi as a responsible journalist, dapat isuplong yung mga ganyan eh. Hindi dapat ini-interview yan. Dapat sinusuplong yan sa batas kung nasan sila, kung nasan yan. Eh nakakapagtaka kung bakit hinahayaan pa ng gobyerno na gumawa ng ganito itong mga vloggers. Just the same, ayoko munang mag-comment. I reserve the instance na ako'y magkukomento sa tamang panahon. Kamakailan, you also met with the U.S. Ambassador to the Philippines. Ano pong napag-usapan niyo doon? Well, sinabi lang ng U.S. Ambassador na siya'y nakikipagsimpatya, na siya'y nagtataka na bakit tumatagal ng ganito, bakit hindi dumadaloy ang hustisya sa amin. Ano? Sinabi niya na sila ay kaisa ng aming pamilya sa pagmamasid dito sa sitwasyon. Kaya hindi lang po at ang bansa natin na nagmamasid dito, yun ang gusto kong paalala sa ating mga tagapamahalaan, ano, kundi ang buong mundo. Unawain nila na ito ay isang importanteng kaso na naglalagay sa peligro sa ating bansa kung tayo ay patuloy na magdidili-dali sa pagtingin dito sa kasong ito. Ilang beses na rin, ano, sa ilang mga interview, sinabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla na lumiliit na yung mundo ni Bantag, whether it's Teves or Bantag, no? Pero lumiliit na ang mundo nila. It's just a matter of time. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa nahuhuli? Yun din ang ipagtataka ko, Carmina, no? Hindi ko na, ang pinakikinggan ko na lang actually yung mga pakikipag-usap ko sa mga foreign dignitaries, ano, because they're in constant touch with the Secretary Remulla. Sila ang nagpa-follow up kung kailan uulin, kung kailan. Yun din ang sinasabi ni Remulla sa kanila. I'm just getting an idea from them. Kaya tayo'y nagtataka, no? Nauuna pa yung mga vloggers na makita si Bantag kaysa doon sa mga otoridad natin. Diretsahin kita, Roy, ha? Do you think that authorities know where Bantag is? Palagay ko, hindi. Hindi palagay pa rin. Hindi alam, ano? But may alam sila, pero hindi nila mahuli. Why do you think that's so? That's a question na sa kanila natin itapon yan. I don't want to make any conclusion right now. All right. 1 year since Percy Lapid's killing, Roy, it didn't stop there. Hindi doon tumigil. Because under this administration, humaba pa yung listahan ng mga journalists po na namatay. What do you say to this? Because I remember in one of our first interviews, sabi mo hindi mo hahayaang maging statistic lamang ang pagkamatay ng iyong kapatid. And yet here we are, 1 year later, and the list is growing, Roy. Palagay ko, umaba nga, no, sapagkat patuloy pa rin yung mga pagpaslang o pananakit sa mga mamamahayag o sa mga journalists. Pero tignan natin to sa isang paraan na kung papaano matulungan itong gobyerno na ma-resolve itong kaso. Pukpukin natin sila ng pukpukin at darating ang oras ay mahuhuli rin yung mga yan. I still believe in the justice system dito sa bansa natin. Pero yun nga, sige lang, pukpukin lang natin ang pukpukin at aayon din yan sa ating batas. Roy Mabasa there, brother of Percy Lapid, broadcaster, was killed last year. Thank you so much for joining us today, and you hang in there.